Hey mga brods, mga brods, ito na nga si CJ Cansino ay nag-announce na nga na sasali siya sa ating PBA Season 49 Rookie Draft mga kabrods, as well as Evan Neal na galing Lasal din mga kabrods. So ito na nga pong former champion ng UP Fighting Maroons na si CJ Cansino ay sa kanyang scouting report, former UAAP Juniors MVP ito mga kabrods. And sa seniors naman, pagpunta niya ng UST Growling Tigers nung season 82, nabigyan pa niyan ng title. Tapos mga bros, nung paglipat niya sa UP Fighting Maroons, ay tatlong finals mga kabrods na serye ay nailagay niya ang UP sa finals round mga bros. At nakakuha ng championship mga bros nung season 84 niya sa UP Fighting Maroons. At nung season 85, nagkaroon siya talaga ng mga ACL injuries. Ito pong si CJ Cansino mga bros. Pero mga bros, kahit may ACL ito, magkabilang tuhod pa mga kabrods, ay talagang hindi pa rin siya nagpapatinag sa mga ganitong injuries na talagang seryoso ito mga bros, dahil yung kanyang mother ay yan ang isa sa mga inspirasyon na ito po ni CJ Cansino. Ito pagpatak ng season 86 sa pagbalik ni CJ Cansino as a leader ng UP Fighting Maroons, na ilagay pa rin niya sa finals round ang UP. Kaso na fell short nga sila against LaSalle Green Archers. Syempre nandyan ba naman sina Kevin Kiambao at itong si Evan Neal na boyfriend ni Kitty Duterte na magpapadraft na nga sa ating PBA. So ito nga mga brods, itong si CJ Cansino, 6'2 point guard ito. Slasher ito dati. Ito pong si CJ Cansino, mapa UAAP juniors man, mapa UAAP seniors nung nasa UST ito, talagang dito siya nakilala. Talagang mabilis na reflexes, flashy na point guard din, at yun nga, kaiba ang quickness nito mga kabrods. Pero yun nga, nung natamaan na siya ng mga ACL injuries mga brods after ng mga surgery niya, medyo naiilang na ito pong si CJ Cansino, umatake sa loob. Kaya dito, nag-improve ang kanyang shooting ability sa labas. He is shooting 36% nga from the 3-point land mga kabrods last season niya dito sa UAAP, sa UP Fighting Maroons mga brods. At nakatala pa rin niya ng 10.9 points per game with 3.1 rebounds per game. Not bad na, dahil syempre kakabalik lang din naman niya sa UAAP niyan, kaya medyo kumakapa-kapapa ito pong leader ng UP Fighting Maroons. At yun nga, nung graduate na ito pong si CJ Cansino, dito na siya napunta sa Iloilo United Royals ang kanyang pro debut mga kabrods sa MPBL. At sa napakaagang exit ng Iloilo dati last season sa MPBL, ay pagpasok nito ni CJ Cansino ay napa-playoffs pa niya ito. Kaya iba rin yung impact ni CJ Cansino mga brods sa MPBL. Talaga natulungan niyang Iloilo United Royals mga brods. Kaya dito sa pagpasok niya sa PBA, alam ko hinug na ito. Kaya mga brods, may marami talagang kupunan ang gustong kumuha kay CJ Cansino. Isa rin sa mga naru-rumor natin ang Rain or Shine Elastop Painters, dahil pinoproject nila na magiging number 7 pick ito pong si CJ Cansino, which is yan ay hawak ng Rain or Shine Elasto Painters. Pero mga kabrods, isa ang San Miguel Beermen naman sa mga gustong kumuha kay CJ Cansino, which is makikipag-trade sila at makikipag-negotiate sila sa pick ng Rain or Shine Elasto Painters with their future first round pick sa susunod na mga taon. Kaya nga mga brods, aabangan natin ito, dahil itong si CJ Cansino ay talagang gustong gusto ito nila Coach George Gallant mga kabrods. Lalong lalo na gustong bumawi ng SMB next season, dahil diba natalo sila sa Meralco Bulls ngayong season All Filipino Cup mga kabrods. Kaya gusto ng SMB lumakas pa ang kanilang lineup at malakas na rookie ang kukunin nila. Kaya ikaw mga brods, komento mo lang yan ha, CJ Cansino to PBA SMB ba or Rain or Shine Elas to Painters. So dito naman po tayo no, sa kabilang balita naman natin mga kabrods. Ito na nga, Barangay Nebra San Miguel, alam ko gusto na rin ito magpalakas ng ilalim nila, kaya ito pong si Tyro Seal ang power forward or shooting forward ng Blackwater Bossing mga kabrods, ang isa nga sa mga namamata na ngayon ng Barangay Nebra San Miguel. Alam ko marami na nangyayari, tapos na ng ating finals ng Meralco against SMB, off season na tayo mga brods, kaya dito na gagalaw lahat ng mga teams at papasok pang rookies, lalong lalo na mga imports dyan. Kaya ito na nga ang Barangay Nebra San Miguel, gusto nila magpalakas, palakasin yung ilalim nila, at yan nga ang kanilang weakness, kaya lagi silang
siyang natatalo at hindi makatungtong ulit ng kampiyonato. Mga bro, so itong si Tyrus Hill, malaking boost ito sa Hinebra. Isa nga ito sa mga pwede nilang kunin, lalong-lalo ng Blackwater Bossing ay yun nga. Siyempre alam naman natin na farm team ito, mga kabros, kayang-kayang kunin ito ng Hinebra. So si Hill, kahit tignan nyo yung stats niya ngayon, alam ko mababa ito mga bros, 5 points per game ngayong All Filipino Cup. Mababa man yan, dahil syempre, binabangko siya ng Blackwater Bossing. So itong Hinebra, kaya nilang i-maximize yung talent ni Tyrus Hill mga bros, lalong-lalo na ito pong si Coach Tim Cone, ang galing niyan, magpalakas ng player. So syempre, sa inihahalin tulad nga nila ito kay Jamie Malonzo. Pero mas shooter nga lang si Malonzo, pero mas athletic ito pong si Tyrus Hill. Di hamak na malakas ito mga bros, 6'5 or 6'6 to 6'7 din ang height din na ito mga bros ha. So malaki-laki at athletic din na power forward ito. Di rin basta-basta ito mga bros, isa nga ito sa mga nagiging import stopper ng Blackwater Bossing. Hindi ko nga alam bakit trinade pa ito ng Converge Fiber Xers, and lakas-lakas na rin ito. At isa pa dito, bata-bata pa. Ito pong si Tyrus Hill mga bros. E nasa 28 years old lang din naman ito pong player na ito. Hinug na rin mga kabrods, ang isang kulang lang talaga ni Hill mga bros ha, ay yung kanyang scoring ability. E nandun na yung kanyang athleticism. Pero yung bilis niya, pwede mo pa nga itong gawing backcourt rotation ng Hinebra. Pero yun nga lang, yung scoring niya mga bros sa shooting, kailangan improve pa yan mga bros ha. Yung kanyang ball handling, medyo okay na. Perimeter kailangan din i-improve. At yun nga, once na ma-improve yun lahat, syempre full package na ito pong si Tyrus Hill. Dahil kung makikita yung laro neto at highlights neto, nasa kanya na yung depensa mga kabrods. Yung taas niya tumalon mga brods ay napakalaking bagay sa isang kupunan, lalong-lalo na yung kanyang rebounding skills. Minsan, umiisa-isa rin ito or umi-sniper rin ito sa 3 mga brods. May shooting din kahit papano, pero kailangan i-improve yun. At yun nga mga brods, ito pong Barangay Hinebra San Miguel. Once na makuha nila ito, mapapa-improve pa nila at pwede pa nila itong gawing Jamie Malonzo version 2.0 mga brods. Mas athletic, mataas tumalon, rebounder, magaling sa defense, at sinabi nga nila, defense wins championship, kaya yan yung nangyari sa Meralco Boats. Kung saan ito pong si Brandon Bates, di ba? Isa sa mga good defender, best defender ng Meralco. Kaya itong si Hill, ganun din mga brods, di man kalakihan na big man mga kabrods, ay napakalaking bagay at yung hassle nito, yung binabayaran talaga dito ng Blackwater Bossing. So yun nga mga brods, so syempre kung ikaw ang Hinebra, sino ang dapat i-trade mo para makuha ito pong si Tyrus Hill ng Blackwater Bossing? Although alam naman natin na farm team ito, kahit sinong iba tumong player, papatusin niya ng Blackwater. Pero mga kabrods, alam naman natin 2024 na kailangan naman maging fair ang bawat kupunan sa mga tradings ngayon, lalong-lalo na medyo humihina ang PBA. Kaya kailangan maging fair ang Hinebra, sino ang kanya lang dapat na i-trade na player. Mga kabrods, dyan ang makuha nila, ito pong si Tyrus Hill. Kaya i-commento naman lang ang opinion mo dyan mga kabrods, at isa-isay natin yan. Salamat po sa panonood mga kabrods, this is our Rated Highlights lang. I'm out.